Nung nangyari ang pagbaril sa pulis na si Alabata, ito yung account ng isang eyewitness. Yung pinangyarihan na barbecuehan nila AJ Ong at Sandy Tinguha ay may bahay yun. Okay, may bahay daw yun. AJ was renting the house. Okay? Ito naman si Sandy ay naghahanap ng pwesto kasi gusto nga mag-negosyo. Ito si Sandy ay pusher sa UAE. Kaya nahuli. Pinalabas after 1 year sa tulong na rin ng amo niya na hari. Pinapromise at pinapirma siya na hinding-hindi na babalik sa UAE, Saudi. At lahat ng neighboring Arab countries. Nakiusap siya kay AJ kung pwede upahan niya yung harapan ng bahay para magtayo nga ng barbecuehan tosinuhan. Pumayag si AJ on the condition na partner siya sa negosyo. Patuloy pa rin itong si Sandy at AJ na rin magtulak ng droga na naging subject sila sa tokhang. Si Alabata dumating doon at pinagbabaril sila. Hindi nakatama. Pumasok si AJ sa bahay at kumuha ng baril. Meanwhile, yung helper sa barbecuehan ay nagawang pagsaksakin sa leeg si Alabata. Isa lang talaga ang baril ni Alabata noon. Nung nakabalik si AJ, dala ang baril niya. Pinahawakan niya ang baril niya kay Alabata na noon ay unconscious na. Walang malay ha, ibig sabihin ha. At pinaputok sa may bandang leeg din. Pinalabas nila na dalawa ang baril ni Alabata. After sa nangyari, pumunta sila kay Attorney De Palubos para magpatulong. Alright. Ito lang yung connection doon kay Arnie Teves. Itong si AJ ay may live-in partner na si Alfie Uy. Na siya namang first cousin ni Angela Uy. Yung girlfriend ni Arnie. Nagpatulong sila kay Attorney De Palubos na kilalang abogado sa mga Teveses. Lumapit din sila kay Digamo para magpatulong. Dahil nga tokhang yun. Sinabi ni Digamo na kay Arnie ipagbintang ang pamamaril. Etong si Alfie at Angela ay nag-away-away na rin. Kaya kay Arnie nila pinagbintangan para makaganti. Si Sandy Tinguha talaga ang subject ng tukhang. Kilalang po siya yan dito. So yun po ha, yun po ang nangyari. Meanwhile, tignan natin itong reaction ni Attorney De Palubos ha. Ako makatubal. Actually, naningkamot ko doon ako nga mo ato sa kininga Senado karong adlaw. Pinadungog na ko akong ngalan gahapon. Yung murag nilakbit si Senator Bato nga
moadto ko kana bang imitaron ko so aning kamot gyud ko pero wa na joy ticket no wala na joy ticket sa eroplano so kung sugtan mi ugma nga makaadto actually bisan na taon niyo sa email ni email gyud ko sa sa kanang email address sa kuan kanang committee on public order no pero wala pud sila response ni send pud ko sa messenger nga willing ko moadto pero wala po sila i-respond. No, actually, istoryan ta mo, tagan ta mo sa background sa ngano nga naabot na po si AJ Ong, no? Si AJ Ong. Si AJ Ong, naabot ra na siya sa akong opisina, gidala siya sa iyang kailang na kliyente po nako. Mm-hmm. Pagsunod gani niya sa akong opisina, naingon gani ko nga sa akong kailang, ngano imo man ang gidala? So parang yung pagkaintindi ko, parang nagsulat ata daw siya sa Senado for this hearing tapos parang walang response ba? Parang hindi siya binalikan, walang response kaya hindi siya nakapunta ng Senate hearing. Tapos ito na kinikwento niya yung about kay AJ Ong, pumunta daw sa kanyang opisina. Sige, pakinggan natin. Dili man ko tigdawat og kaso sa drugs. Bisan pag inyong lantahon sa Korte Diretso Magete, di jo ko mo dawat og kaso sa drugs. Nakahibalo mo ko, kailan mo ko gusto. Hindi daw siya tumatanggap ng about sa drugs. Mga common friend ani ni AJ, o bisan siya mismo, ha? Bisan siya mismo nakahibalo nga former drug addict siya. No? So, no, former drug addict si AJ O. Noted ni siya sa Community Diretso Magete nga drug personality. So, nagani ko isuod gyud kaayo nga ni-info pod nako nga na-prison siya dito sa Dubai kabahig drug. Ah, okay. Kanina ha, nagkapalit yung pangalan na binanggit ko kanina. Yung pangalan na binanggit ko kanina nagkabaliktad. Yung sa Dubai pala, AJ Ong pala yun. Yung Sunday, yun yung may na, yung nagpaparenta. Okay? Baliktad. Okay. Ito na. Ito na. Kaya ano na. Drugs mo nang ipapauli. Direk. No? So, karo lang nahitabo, pag abot nila sa akong opisina, nireklamo, niingon ko sa akong kailangan, anong mo manang gidala, direk? Hmm. Nakabalo man mo nga dilig yung ko mo handle o kaso sa drugs. Parang nagulat daw siya, ba't nyo dinala ito dito? Eh, hindi naman ako nag-handle ng drugs. Lipon ko ganahan malink og mga tao nga drug personality kaya tong panahon na istrikto magyud kayo ang atong gobyerno. Ako po dili ko ganahan mo handle og kaso nga drugs. Gawas nga under sa Device Penal Code ko ani siya mala prohibita, mala inse pagyud ni siya. Abuti pa sabot inherently evil og magdruga ka, wa ko kay hinungdan gyud demonyo na gyud ka. So dili ko personal advocacy against. Yes, dapat personal advocacy against drugs. Okay. So, pero niingon siya na, dili ni drugs attorney ang kaso. Kung saan rin ang kaso? Ingon siya na, puni sila hitpamusil dito sa mga ka-chance. Ingo nga, ako ba di ay? So, ingo nga, kung saan akong mahimo, ana, kamo may biktima dagway, na mo'y fiscal, kamo mo'y fiscal mo'y inyong, kuan, ka nang gadala sa kaso. Niingon siya na, bitaw attorney, king tukham, mga drug personalities, ginatira. So, ako, nasa kumunahon na, ingo nga, o gobyerno mo yung kontraani, delikado yung tinood ka. Hmm. So niyo, kung mas better na lang tinood, kung gusto mo nga mo pa palayo, pero mong desistan, saan din na mo disturbohon sa fiscal. So muna siya inahitabo. After ato, gidala nila ito, gikuyogan ako sila, dahil mo man ang akong trabaho, wala na ko'y kuan, kay nidesist naman sila. Wala na ko kahibalo nga ila di ay gustong ipadayon. Ah, so ito ay about doon pala sa kaso ni AJ Ong na drugs. Hindi pala about doon sa itong nangyari kay Alabata. Una na siya ay nahitabo karon. So, pero nakapirma sila kung ako na ang desisya. Siyempre. So, as far as I know, dito kay Attorney De Palubos, ano, I think ito ay nasa, ano eh, parang attorney ata ito ni nila ano nila yung nangyayari doon sa ospital. Parang siya yung nag-attorney ata kay Amor Avelix. So kung yun yung sitwasyon
bakit hindi siya naimbita sa Senado? Para naman kahit papaano eh magkaroon ng pagdinig sa both sides. Hindi lang yung parang naging one side of the story lang yung nangyari. Kaya nga kung titignan natin na pagkatapos mismo nung third day ng Senate hearing ay hindi man lang inimbitahan itong si Mrs. Colleen Pepino doon sa dinner doon sa Malacañang. Yung mga hakot lang ni Mayor Janice Degamo, sila-sila lang talaga. In fact, even si former GOB Henry Teves, bakit hindi nila inimbitahan? Nakala ko ba ito ay iisang hangarin lang na makuha ang justice both sides kung sino man ang pinaglalaban? Pero kitang-kita naman kung ano talaga. Tingnan natin, pero sa palagay ko, wala nang susunod dito eh. Wala nang, sa palagay ko, tapos na yung hearing na yun eh. Parang kasi, nung sa huling, sa third day na, parang lumalabas kasi na may mga biglaang sumusulpot doon na mga, parang yung sa kabila naman. Kung mapansin nyo mismo, nag-label na kagad si Senator Bato, ay sa kabila ka pala. Nung naumpisa nang nagsalita itong si Mrs. Colleen Pepino, parang medyo nagkaroon ng doubt na ituloy pa nila ito eh, kasi baka biglang magsulputan. Kasi kahit sabihin na natin walang invitation prior to that, walang invitation itong si Mrs. Pepino, kapag siya ay nagparamdam sa Senado, hindi pwedeng hindi nila pagbibigyan kasi kakalat yan eh. Magkakaroon na sila ng taint or mancha sa kanilang credibility yung Senate hearing kapag hindi nila ito pinagbigyan. So kung makikita nyo, yung third day, wala man lang paalam na magre-resume tayo sa ganito, mag-break muna tayo ng a week, a day, wala. In fact, ano na yun eh, finality na yun yung umuwi na sila gamit ulit yung C-130. Hindi na yun ano, kung ako ang magkukonclude dyan, wala nang susunod na hearing dito. Kasi nga, pag may susunod na hearing dito, magsusulputan naman dito sa kabila na yung binabato din nila against the Degamo and the Diaz. So yun lang yung ano natin na clarity dito sa nangyari kay Alabata. Kasi kung titingnan nyo naman ano, eh talagang naman ginagawa nitong si Alabata, eh tokhang, di ba? Siyempre tinitingnan nila yung naka-declared. Nasa listahan nila kung sino yung gumagamit, kung sino yung nagtutulak. So, kung dito tayo babase, dito sa ating impormante, eh, ginagawa lang ni Alabata yung kanyang trabaho. So, syempre, yung sinasabi nila na, syempre, sabi ni Alabata, hindi ko talaga alam, isa lang talaga yung baril ko. O, galit na galit si Senator Bato. Hindi mo alam, paano yan, hindi nagitang ganito, sabi. Tapos, ang sabi ni Alabata kasi, wala siyang matandaan. Siyempre, nabagok nga naman pala siya. Nabagok siya dito, nawalan siya ng malay, tapos pinawak yung baril, tapos pinaputok nila. So, ang katwiran ni Alabata, tignan nyo kasi yung CCTV, sabi niya. Tapos sabi ni Senator Bato, anong CCTV? Ikaw mismo hindi mo alam dalawang baril mo? Ganon. So, parang merong panggigisa ba? Na which we want na makita naman itong panggigisa na ito. Doon naman sa side na tinuturo naman ni, halimbawa si Mrs. Pepino, bakit hindi ipatawag yung pumunit ng logbook, bakit hindi ipatawag yung gumamit ng sasakyan ng provincial, yung Capitol na sasakyan, yung mga ganun. Dapat ganun. Diba?